Aliwa tayo mga kadidid sa ilalim, papunta ng Las Piñas Paranaque area. At doon tayo sa Maisil, ang tagpuan. Ayan, yung shell na yan. Kakaliwa tayo yan mga kadidid sa shell. Ito na siguro yun, yung kamitap natin, si Sir Ben. Ito na nga, Sir, magandang umaga. Okay lang, Sir, naka-vlog ako. Okay lang. Dati kasi umorder ako. Oo. Dinaan niya sa Shopee. Nasira. Hindi, ang ginawa, tinanggihan ni JNT dahil sobrang laki daw. Kasi may paganyan. Sir, may sticker kayo. Ayun. Nice. Nilagyan ko sir to para hindi magasgas. Ayan, tapos ito yung control niya. Ganda rin pala eh. Sa kanya, ano pa nga yan eh. Ito sir yung control. Pauwi na tayo mga kaduit. Thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Isa na naman pong successful delivery. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At meron tayong isang piniprepare ngayon dito na slim type for deliver bukas kay Sir Ben ng Paranaque. Yan, mag-meet up kami bukas sa Bacoor. So, piprepare na natin. Dapat isiship ko to kanina, yun nga lang. Hindi siya online, nagtitinda daw siya. Kaya hindi niya nabasa agad yung message ko. So, meet up na lang para mas mabilis. Para on hand na niya agad. Yan. So, excited na si Sir Ben. At bukas ay mapapasa kanya na to. Naayos lang natin, nilalagay na natin yung stove frame. Total malapit lang naman yung travel, hindi na natin aalisin, ipipix na natin para mas mapormang tingnan, di ba? So binubutasan natin ngayon para malagyan na natin ang screw. Okay, ayan na mga kaduit, nalagay na natin. At ating ipapak na rin yan. Mapak na rin natin para bukas ay sisibat na lang tayo ng maaga. So pwede raw siya ng 7 to 10. So aagahan ko na lang para marami pa tayong gagawin bukas eh. Ayan. Tapos mayroon nga pala akong ipapakita ulit sa inyo mga kaduit. Ito yung mas in-improve ko na lighting type. Dahil hindi ako satisfied dun sa unang design natin na ang tangki ay plastic o kaya lata. So ngayon ang ginawa natin para mas talagang pangmatagalan, ang pinagawa ko kay Bayo kanina, sabi ko gawin na lang nating metal ang tangki para talagang pangmatibayan talaga. Heavy duty talaga ang datingan. Kaya ito mga kaduito, ginawa natin, lighting type siya. Ayan, lighting type pero napaka cute. Cute nya, ayan o. Ito yung tanki nya. So, on process pa to, wala pa yung oil intake nya dito. Lalagyan pa natin yan ng oil intake. Tapos, tapos na. Yun na lang kulang yan eh, oil intake na lang eh. Yung burner nya, nagawa na rin natin kanina. Ayan na yung burner nya. So, oil intake pipe na lang, bukas tapos na ito.
Dapat ngayon yata titestingin namin itong dalawang unit na ginawa natin. So yun nga lang ay ginabi na tayo kaya hindi natin natapos. So bukas pa. Ayan. Talagang nakukyutan ako dito kaya light and type to mga kaduit kasi magaan to kumpara dun sa dito sa slim type natin. At mas pinatibay na natin yung tanki niya para hindi naman nakakaya. Kasi nung last na nagpa-ship tayo, nagwo-worry ako dun sa tanki niya dahil lata. Alam niyo naman pag sa shipping, pag pinabalibaliktad ng mga cargo o delivery man ng ating package ay talagang madadali, mayuyupi. Kaya yan, mas pina-improve pa natin. Okay. So, ito na mga kaduit. Actually, na-prepare ko na ito kanina. Na-testing ko na rin yun nga lang. Hindi na natin napakita yung video. Ito yung controls niya, yung pan at saka yung speed controller. Isasama na natin sa ilalim doon. Tapos ito yung cleaning tool niya. Ayan. Para mayroon ng cleaning tool. So, lagyan pala muna natin ng bubble wrap sa ibabaw para hindi magasgas yung ibabaw. So ito na Sir Ben yung unit. Ayos na ayos yan. Subok na subok natin itong mga kaduit na talagang blue flame yan. Okay. So balutan muna natin yung ibabaw para hindi siya. Dito na natin ito ilagay. Para hindi siya magasgasan. Ito itali na lang natin dito. So kuha na lang tayo ng pantali. Siyempre bago natin yan ibalutan, i-magic gatas muna natin yan. Para makintab. Okay. Silid na natin mga kaduit. Ay, saglit pala. Tignan natin na bubble wrapan muna natin. Huli ko sayang eh. Okay, yan lang naman mahalaga mga kaduit yung ibabaw para hindi magasgas. So, makakalimutan ko na naman, bigyan natin si Sir ng sticker. So, ito mga kaduit, nakakalimutan ko yung sticker na magbigay. So, ito, bigay tayo ngayon sa kanya. So yun na mga kaduit. Ngayon ganyan lang muna yung packaging natin dahil malapit lang naman ang ating didelivera. Shout out Sir Ben. Thanks from DIY TV. Yeah, may kasama na pong sticker yan Sir Ben. Ha? Okay, sa delivery na lang po tayo ulit. Kita kits. God bless po. Nagluluto tayo ngayon sa ating slim type po. Ito yung pinaka best seller natin na slim type. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, good morning po sa inyong lahat.
Welcome back dito sa ating YouTube channel. At meron po tayong deliver ngayon, ha, kung mapapansin nyo, meron tayong karga ngayon. Ito na po yung continuation ng packaging natin ng kay Sir Ben. At i-meet up natin siya sa Bacoro ngayon. Kasi kinapos na tayo sa shipping kahapon. Kaya i-meet up na lang natin siya. Pwede pong meet up basta weekend po at saka along Cavite lang. Sa mga gusto pong mag-order. Si Mio Sporty muna ang dala natin ngayon dahil yung Inmax natin ay hindi ko malaman kung expired na ba. So March 16 yung registration niya sa resibo, tapos ang expired naman sa plaka ay May. Pero dahil sakop pa rin tayo ngayon ng pandemic, yung may 2 months na ano, palugit. So hindi pa siya expired, yun lang, hindi ko muna siya ginamit yan. Ito muna si Mio ang ginamit natin at na mabatak-batak din naman to. Isang linggo kasi to nakatambay sa bahay eh. So gamitin muna natin, medyo malilo yung tatakbay natin Bacoor. So time check natin ay 6:30. In the morning. At sana makabalik tayo ng 8:30. May 2 hours tayo balikan. Cleaning ang ating mga homeowners, officer, tsaka mga barangay siguro yan. So delivery mode muna tayo mga kaduit. Okay mga kalit, dito na tayo sa Tejero. Mabilis lang ang biyahe kasi walang traffic. So tingnan natin kung kaya natin ng 30 minutes hanggang doon. Robinson's Place, Gentry. So nasa ano na tayo mga kaduit, Centennial Road dito sa General Trias Cavite. Centennial Road, ayan. Gak na tayo, papasok tayo ng Binakayan. Tapos Bacoor Loban daan natin mga kaduit. So mga 15 minutes nandun na tayo. So 30 minutes siguro kaya hanggang dun mga kaduit, kasi tingin ko mga 15 minutes pa lang tayo nagbabiyahe. Kung naka-inmax tayo mga 20 minutes siguro, depende na rin kasi mas mabilis yung inmax natin dito sa Mio natin. Hindi natin pinipero sa yung Mio natin ngayon 60-60 lang tayo. Pasok tayo ng Binakayan para hindi na tayo umikot. Mio naman ang dala natin na maliit-liit ito, makakasingit-singit tayo. So, Binakayan tayo mga kaluit. Ayan, kakaliwa tayo mga kaduit sa loob ng Bacoor. Doon tayo dadaan para shortcut na tayo. Hindi na tayo dadaan ng SM. Shortcut na tayo.
kaliwa tayo dito. Ito yung favorite natin daan pag lumuluwas tayo eh. Bacoor loob. Okay, dire-diretso lang ito mga katuwit hanggang sa may stoplight. Ayan. Sa crossing ng Bacoor sa may papuntang Zapote. Malapit-lapit na tayo mga katuwit, mga 2 minutes na lang, 2 to 3 minutes nandun na tayo sa place ng ating usapan. Naninibago tayo sa Mio natin ngayon, gamitin ng malayo. Tagtag. Masyado matagtag. Okay, Zapote. Zapote kabila. Tapos kakaliwa tayo. No swerving. Ah, dito tayo. Swerving eh. Kakaliwa tayo mga kapatid dito sa ilalim. Papunta ng Las Piñas Paranaque area. At doon tayo sa may shell ang tagpuan. Ayan, yung shell na yan. Kakaliwa tayo yan mga kaduit sa shell. Ito na siguro yun, yung kamitap natin. Si Sir Ben. Ito na nga. Sir, magandang umaga. Maliit lang yan sir. Okay lang sir, naka-vlog ako. Dati kasi umorder ako. Oo. Dinaan niya sa Shopee. Nasira. Hindi. Ang ginawa, tinanggihan ni JNT dahil sobrang laki daw. Kasi may paganyan pa siyang tubo. Tapos may ganyan, kaya ang haba. Oo. Eh ito po, mas pina-improve namin to eh. Buksan natin sir, kung gusto mo. Oo sir, parang nabitin natin. Kaya lang, wala akong panaling. Ano sir, may panali ba kayo? Ha? Panali? Meron akong ano dito, meron akong goma. Interior. Para makita nyo rin, sir. Tensya ka na, sir. Medyo na palayo kayo doon. Okay lang, sir. Kasi kahapon, kinukunta ko kayo. Nasa tindahan kasi ako, sir. Meron kasi. Kasi sabi ko, wala, tumatawag ko na si ano. Buksan natin, sir, ha, para makita mo. Hindi ko na sir, sinilyado to ng silyado kasi hindi naman dadaan sa cargo eh. Isyo ko lang kasi yun, may nakikita ko sa comment section. Hmm. Mga ano daw, may mga leak daw yung joints. Wala ko yan, tinitesting ko natin yan bago sir deliver. Pati tangke niyan sir, nililik test natin. Sir, may sticker kayo. Ayo. Maayos ah, meron pa akong 3D. Hawakan niyo sir. Gagamitin ko rin kasi. Ay, medyo sikip yung ano, joint. Wala kasi yung gas. Ayan.
Yan sir yung pang sundot sa gitna. Niligyan ko sir to para hindi magasgas. Ayan, tapos ito yung control niya. Ganda rin pala eh. Sa kanya, ano pa nga yan eh. Ito sir yung control. Yung ang paglalagay sir ng pan, yung may sticker sa loob. Yung mismo may LED sa labas. Okay. Ito na po yung mga ano niyan. Blower. Oo. May control na yun, sir? Mayroon na po yan. Isang set na po yan. Buksan din natin para makita nyo. Ano ko kasi para hindi maalog. Baka hindi naman sobrang layo ng travel eh. Saan pa mabang galing, sir? Tansa? Yan. Nagalak siya kung hindi nagagawin dyan. May back 2000 doon pa, maging pahinati. Ah, yan na. Ito, sir, yung ano? Blower. Ah, controller. Tapos ito yung pan. Pinaghiwalay ko para hindi siya maipit. Fit naman yan dito, sir, ano? Oo, ano yan, sakto na ako, sir. Mayroon na ako nilagay na goma para pag nilagay mong ganun, hindi mahuhugot. Pipigil sa atin. Medyo naalikabukan lang, pero ano yan, nilinis ko na kagabi yan. Dami sir order talaga? Oo, okay. Kaya marami pong pila. Tagal na rin ako nag-message sa'yo, ano? Mm. No. Simuwin lang sa dami. Oo, marami po. Kita nyo na sa mga deliver ko, may mga deliver din talaga ako na ano. Ikaw lang sir nag-ano nito? May kasama po ako, sir. Bayaw ko. May nakita ko sa Shopee, ang daming bad reviews, sabi ko. Dito po sa akin eh, hindi na, sa dami naman ng nag-order sa akin, wala namang bad comment. Nakikita ko sa comment section, tapos tumingin din ako sa Facebook. Ang comment lang sa akin sir dito talaga, itong tangke, bakit daw walang takip? Ito kasi po, kaya hindi namin sadya talaga tinatakipan para makita niyo yung laman. Ah. Hindi naman siya flammable eh. Kahit sabihin mo na walang... Kahit walang takip yan. Kasi solid yung tangke natin, hindi naman natin makikita kung may laman o wala na. Delikado pa ngayon kanila yung plastic, yung nakagano. Oo. Meron din sir akong gawa nun, di ba? Ang ginawa ko ngayon, ginanito ko na rin ang tangke. Yung pinos ko kagabi. Kay solar ako tumiting ngayon 4-5, yung stainless. Oo, mahal talaga sir pagka ano. Pero kaya rin naman natin gumawa nun. May ginawa nga akong portable din eh. Karga natin sir. Tama yan, hindi kayo mahirapan niya na ano. Sir, wala lang maalam. Sir. Okay. Oo, oh, sige sir. Thank you. At ako yung may duty pa rin niya yun. May mga gawa pa rin kami. Wala nang deliver sa Miyerkules na. Pero marami pa kaming gawa. Siningit ko lang kasi umaga naman eh. Salamat. Oh, salamat sir, salamat. Pumasok ko ng kuya ko, ikaw na i-re-repair ko. Oo. Kaso bandang Laguna pa siya, San Pedro. Oh, San Pedro, pwede naman meet up sa ano, Palapala. Meron daw sa kanila. Meron naninigurado din, gusto niya ako muna daw bumili. Wala nga, ginawa mo akong test, ano. Okay mga kaduit, na-deliver natin. Shoutout kay Sir Ben. Makatablay na ako ni sir kasi family day na bukas. Linggo. Nasa bahay lang naman din na sir ako pag linggo. Kasi may trabaho ako eh. Kaya natatagalan din sir ang order. Dahil Sabado, Linggo lang talaga ang full time ko. Oh, sige sir, paano? Thank you, sir. Sir, may ano nga pala yan, may drain sa, may overflow sa ilalim. May
overflow. Pag halimbawa na nasubrahan kayo sa langis, doon tatapon sa ilalim. Sasahuran nyo na lang yun kung sakali man na mag-overflow, makasubrahan yung langis sa chamber. Papupunain mo na kahit yung base lang. Oo, konting-kunti lang. Oo, diba? Ganun lang. Mm. Tapos susundin ko na lang yung, ano, 1 second per, ano, per tick ba yun? Oo. Ang unang sa startup po, lagyan nyo muna yung flooring ng kunti, paalag, padaluyan nyo. Pag nakita nyo na dumalo yung langis at nasakop na yung buong flooring, patayin nyo na muna. Tapos gupit kayo ng mga ganyang kahabang tela. Tapos mga 1 inch or kahit mga 2 inch ng lapad, ilagay nyo doon, tapos lagay nyo ng gas. Mas mabilis po kasi kaysa sa mga papel na lipad kasi yung ano nun. Oo, ano? Pag nag-glow na yun. Oo, hindi katulad ng tela, pag nilagay mo ron, walang abo. Oo, walang abo. Kasi nabasa na rin siya. Oo. Ano ang cleaning nun, sir? Every ano cleaning? Hindi ano, hindi ho. Hanggat nakikita nyo na hindi pa naman siya sa punong-puno, huwag nyo muna i-cleaning. Kasi yung abo nun, nung tela, pampadagdag, pampabilis, pampadalit yun eh. Kasi may gumawa nun sa amin, every session niya daw, cleaning. Eh di, mahirap ang padalitin yun. Kahit po mga every, kung araw-araw nyo yung gamit, mga 1 week or 3 days ang cleaning. Meron na rin pong kasamang pang clean yan. Oo, nakalakit. Oo. Sige sir, salamat. Marit, pauwi na tayo at na-deliver na natin. Kinakarga na na Sherben. Thank you sir, thank you. So, kakanan na tayo mga kaduwit dito. Kasi doon tayo dadaan sa dinaanan natin. Na tayo mga kaduwit. Thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Isa na naman pong successful delivery. Yan. Dapat kahapon pa yon. So, mas napaganda pa dahil nakapag-travel tayo at nakilala natin mismo yung magmamayari at na-explain natin yung mga dapat i-explain. Okay. Nagme-meet up po tayo every weekend, sa Saturday and Sunday, basta po malapit lang, along Cavite lang. Meet up po tayo. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Thank you. Shout out kay Sir Ben. At sa Wednesday naman ay kay Sir Bobby naman ang ating ipapaship. So, hindi rin kahapon naipaship dahil wala pa raw laman ng Gcash ni Sir, kaya Wednesday na lang daw. So ipapak na lang natin mamayang gabi and then dadalhin na natin pagpasok natin sa Wednesday at magla-lunch out na lang tayo para mapaship natin siya. Okay? Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. Thank you.